At that time po, na-deem sufficient na sa payment of rewards po. Ito, sufficient na? Sufficient na po ito dito sa apat na PPA, Mr. Chair? I cannot accept that kasi nakalagay dito, reduce abuses against learners. Ano po yung outcome nito? Ano po yung patunay nito, Mr. Chair? Yung certification din, Mr. Chair. Like yung iba po, may kasamang terrorism, physical harm, criminalities, and drug abuse. It's the same po, yung certification din po. So meron kayo ng certification? It's the same po na yung sinubmit po ng... Well, Mr. Chair, hindi po katanggap-tanggap ito na pinayagan ng auditor natin itong napaka... Sinabi ko na, no? Hindi masusukat, no? Sa kahit na ano. Tapos gagastos tayo ng 150 million na confidential funds minus 37 million. So, hindi po katanggap-tanggap to. Ngayon, Mr. Chair, na alam mo na, ito, ngayon alam na ng COA na ito ay para sa justification ng 1 to 4 na PPA, bagamat din natin tinatanggap, Mr. Chair. At sinasabi ng Philippine Army na hindi daw ito related sa DepEd activities nito. So anong ibig sabihin niyan, Mr. Chair? Ito po ay support po ng success ng information gathering. Well, naiintindihan niyo po ba ako, Attorney Gloria? Hindi nga ito eh, yung support eh. Kasi sinasabi nila, different ito na activities na separate na ginagawa ng AFP. Opo, pero... So bakit gagamitin mo ito dito sa liquidation? At bakit tatanggapin ng COA na ito yung pang-justify doon sa million-million na confidential funds ni Sara Duterte as DepEd Secretary? Yun po, yung sa to prove yung success nung program. No, this is not the success. Success siguro ng ano? Hindi po. Success nung information gathering related to the program po of DepEd and collaboration po yata. Well, kasi ito. Hindi ko yun matatanggap, Mr. Chair. Talagang mayroon talaga tayong gagawing batas